Please hit subscribe. Pag-usapan natin ngayon ang telescoping sum. Ang maganda dito sa telescoping sum ay may shortcut siya. So, tingnan natin itong given. Ganyan yung given, mukhang mahirap kasi may square root, diba? Tapos 1 to 25, so mahirap imano-mano. Pero, kung mapapansin natin, dalawang terms siya. Yung unang term dito ay parang f of i. At itong pangalawang term, f of i plus 1. Tapos minus. Ang maganda dyan, magka-cancel. Maraming magka-cancel. Ang matitira niyan ay yung first term lang at saka yung last term. Tingnan natin paano ito sinosolve. So, sa example natin, sulat natin ulit. Ang pwede natin gawin is, una, ihiwalay natin yung summation. So, dito meron tayong i equals 1 to 25, 1 over square root of i, minus summation 1 to 25, 1 over square root of i plus 1. Ngayon, kung mapapansin natin, ang first term dito, sa part na to, ang first term ay i equals 1. Diba? Kung i equals 1, yung ating term sa loob ay magiging 1 over square root of 1 plus 1 or 1 over square root of 2. So, yung last term ay 25. So, i equals 25. So, ito ay magiging 1 over square root of 25 plus 1 or 1 over square root of 26. Ang gagawin natin is iibahin natin tong term na to. Pero pareho pa rin yung first at last term. Gagawin natin, sulat lang natin ulit. So, imbis na i plus 1 yan, gawin natin 1 over square root of i. Diba? Para makancel siya sa ito. Pero dahil i na siya, yung simula, yung first term, ano yung first term? Diba? Square root of 2. So, ibig sabihin yung i natin dito is 2. Yung last term, 26. So, ibig sabihin, yung last term natin dito ay 26. Diba? Hindi na 25 kasi wala na yung plus 1. Ngayon, makikita natin pareho na sila. Ito tsaka ito. Yung kaibahan na lang yung index. So, ang gagawin natin, ihiwalay natin yung magkaibang index. So, halimbawa, yung first index dito ay 1, dito ay 2. So, hiwalay lang natin yung 1 nito. So, yung 1 is 1 over square root of 1 plus... yung natira is i equals 2. 2, 25 pa rin. Yan yung first part. Dito naman, sa pangalawa, hiwalay natin yung 26. So, ano lang tayo? Summation from i equals 2 to 25. Tapos, yung 26 ihiwalay. 1 over square root of 26. Ngayon, ito yung napakagandang form kasi ito ay magka-cancel. Yan. Ano yung natira? 1 over square root of 1 minus 1 over square root of 26 or 1 minus 1 over square root of 26 square root of 26 minus 1 all over 26. Yan. Yung shortcut talaga dyan sa telescoping sum ay ganito. So, kung meron kang i 1 to n tapos yung function mo ay f of i minus f of i plus 1. So, ito yung telescoping sum. Yung i dito, tapos ito i plus 1. Tapos dito naman ay minus. Ang palagi niyang result is f of 1 minus f of n plus 1. So, kung i-apply natin yan dun sa example natin, yung f natin ay 1 over square root of i. So, magiging yung f of 1 natin ay f of 1 ay 1 over square root of 1. Tapos yung f of 25 plus 1, kasi 25 yung last, 1 over 26 ulit. So, yan. Pareho lang yung sagot. Please hit subscribe.